Bago pa isa publiko ni Senador Tito Soto ang umunay irregularidad noong eleksyon 2016, isang linggo na raw itong iniimbestigahan ng election watchdog ng National Citizens Movement for Free Elections o Namfrel. Nakita rin daw kasi sa forensic studies ng Namfrel ang binabanggit na IP address ni Soto. Pero ayon kay dating COMELA Commissioner at ngayon Namfrel Chairman Gus Lagman, kailangan matiyak kung anong datos ang na-transmit ng vote counting machines bago pa man magsimula ang butuhan noong May 9, 2016. Paglilinaw niya, sa ngayon wala pang ebidensya na nagkadayaan nga. Kunyari ito ang source, tinatarget ko yung address na yon, no? Pero hindi ko naman pinapakita yung data. Kung conclusive, then we will make an announcement, no? Kung merong, lalo na kung merong fraud, then we'll have to say something about it. But so far, wala namang indication of fraud. Ayon naman sa source ni Soto, isang araw bago ang butuhan noong May 9, 2016, meron ng transmission mula sa ilang presinto sa Angono Rizal at sa Libon Albay. Isang kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at apat na kandidatong senador ang nakinabang. Aminado si Soto, wala pa siyang hawak na ebidensya. Part of Namfrel are some technical people. But those technical people are also part of a bigger group of technical people. So, nag-uusap-usap yan. Ayon kay House Minority Leader Representative Danilo Suarez, Liberal Party o LP ang malamang nakinabang. Sa isang payag, sinabi ng LP, hindi sila naging bahagi ng anumang pandaraya. Gusto rin daw nilang malaman ang resulta ng investigasyon. We were never in any way, no, involved in any election fraud. But tignan natin kung totoong sinasabi nila pwedeng kalikutin yung automated counting machines ng Smartmatic. Iimbestigahan daw ng COMELEC ang revelasyon ni Soto. Ang COMELEC bicol na bigla raw sa sinabi ng senador, pabor daw silang agad itong maimbestigahan. Grabe sa grave accusation. Imagine di pa nag-i-election, nagkakaroon na ng transmission. Reserve ko yung comment namin kung ano ba talaga ang kalalabasan ng investigasyon. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting.